magandang araw mga sangka. Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video ay i-share ko po sa inyo yung aking paggawa ng siopaw. Pero bago po tayo magsimula ay please like at pakishare na rin po ng video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe mo na rin. Pindutin mo na ang bell button para kayo po ay laging updated sa mga upload ko pang mga video. So yun mga sangka, simulan na natin ang paggawa ng siopaw. Mga sangka ay lulutuin muna natin yung ating palaman ng ating siopaw. Para lang tayo magluluto ng ulam mga sangkay. Nasa inyo po kung anong gusto nyong palaman sa siopaw. So bali ang aking gagamitin palaman ngayon ay manok. Bali gagawa tayo ng chicken asado. So bali magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. At isunod na natin yung ating manok. So, bali yung ating manok pala mga sangkay ay wala na po yung buto. Bali, tinanggalan na natin ng buto yan yung ating manok. Na medyo lutuin lang muna natin yung ating manok bago natin ilagay yung ating ibang pampalasa. At ayan, kapag medyo luto na yung ating manok ay maglagay na tayo ng ibang pampalasa. Maglalagay tayo ng seasoning. Maglagay tayo ng soy sauce. Sugar. At tubig. At ayun mga sangkay, bali lutuin muna natin yung ating manok bago tayo pumunta sa ating susunod na gagawin. So ayun mga sangkay, bali kung mapapansin nyo medyo tuyo na yung ating dinulutong manok, di ba? Okay na po yan, luto na yung ating manok. Bale, punta na tayo sa ating susunod na gagawin. So, bale, ang ating susunod na gagawin ay, yan, bale, pupulit-pulitin muna natin yung ating chicken. So yung mga sangkay, kapag napunit-punit na natin yung ating chicken or ating manok ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Balik-balik ulit natin dito sa ating kawali yung ating manok. At sindihan natin yung ating kalanang mahinang-mahinang apoy lang. At kailangan natin ng cornstarch. Ayan, cornstarch. Isang kutsara. Isang kutsara na cornstarch at 3 tablespoon na tubig. So, tunawin natin yung cornstarch bago natin ilagay sa ating kawali. So, kailangan natin tunawin yung cornstarch mga sangkay ha. At ilagay sa ating kawali. Thank you.
So, bali ang ating susunod na gagawin ngayon mga sangkay ay ang ating namang sauce. So, okay na po yan kapag ganyan na yung ating palaman. Bali, ililipat lang natin yung lalagyan yung ating palaman. Next step natin ay maglalagay tayo ng tubig sa kawali. Sunod ay pamintang buo. Next, asukal. Bali, brown sugar yung aking ginamit. Sunod ay soy sauce. Next, oyster sauce. Sunod ay maglagay tayo ng sibuyas at saka bawang. At pakuluan lamang po natin. So, antayin natin kumulo yung ating sauce. At ayan, kapag kumulo ng tubig ay patayin na po natin yung ating apoy. At standby lamang po natin ng 3 to 5 minutes. Para po yung katas ng ating sibuyas at saka bawang ay lumasap po sa ating sauce. Kaya standby muna natin ng 3 to 5 minutes bago tayo magpunta sa ating susunod na gagawin. At after 5 minutes ay ililipat po natin. Bali, sasalaan natin yung ating, ayan yung ating pinakuluan kanina, sasalaan natin. Naalisin lang natin yung ating mga linagay na sibuyas at saka yung mga bawang. At ayun na mga sangkay, kung sakaling nasalaan nyo na ay ibalik natin sa ating kawali. Yan. Doon tayong cornstarch na may tubig. So, bali, ilagay lang natin dito sa ating sauce. Yan. At umabit lamang tayo ng mahinang-mahinang apoy. Balantay lang natin ito maglapot-lapot na ating sauce. So ngayon mga sangkay, kung sakaling napansin nyo, medyo lumapot na ang inyong sauce. Ayan. Okay, patayin nyo na po ang apoy ng inyong kalan. Dahil mamaya kapag lumamig pa po yan, ay medyo lalapot pa po yan. So wag pong palalapotin masyado ang inyong sauce habang nakasalang, dahil kapag lumamig po yan ay mas lalapot na po yan. So ayan, ganyan lamang po yung sa akin, ganyan lamang po siya kalapot. Dahil mamaya-maya po pag lumamig po siya ay mas lalapot pa po. So ngayon, bali, nagawa na natin yung ating sauce at yung ating palaman, ay punta na tayo sa ating doon ng ating siobaw. Natin ang white sugar, asin, baking powder, yeast, mantika, next ingredients natin ay tubig. So bali, tunawin muna natin yung ating nilagay ng mga ingredients bago natin ilagay yung ating susunod na ingredients. At ayan, kung sakaling natuno nyo na ng maayos, ay ilagay na natin yung ating harina. Yan, all-purpose flour po yung ating gagamitin. Bali, bubuuhin lang natin yung ating dough. Nga pala, yung ating dough ay gagamitan natin ng roller para mas mabilis nating mapakinis or mamasa yung ating dough. Pero kung gusto niyo po ng manual process, ay pwede naman po kayong mag-mano-mano ng ating dough.
At ayan, kapag nabuo nyo ng inyong dough ay pwede nyo na ang i-roller or gamitan na ang makina mga sangkay. At ayan, napakainis na natin yung ating dough. Bali, titimpangin ko lamang po para pantay-pantay yung laki ng ating siopaw. Ayan, meron tayong 15 piraso na siopaw. So ngayon, sisimulan na natin ang pagpapalaman ng ating siopaw. Hindi na tayo gagamit ng rolling pin. Naparan lang natin yung ating dough. At nasa sa inyo po kung gaano karaming palaman ang inyong ilalagay. At balutin lang natin yung ating palaman. Lagay lang natin sa ating parchment paper. Yan. At kung ibang design po ang iyong gusto, ay pwede naman pong balot na lang, ganyan. At i-close nyo na lang. So, ngayon mga sangkay, ito na yung ating siopaw. Bali, napalamanan na natin. Ayan, bali, rest muna natin ng mga ilang minuto bago natin i-steam. Ay, magsasala mo tayo ng ating siopaw. Bali, napaalsa lamang natin or napagpahinga lang natin to ng 30 minutes. Ngayon, isasalang na natin yung ating unang batch. Ayan, yung ating unang batch. Bali, 8 piraso lang yung ating isasalang. So, ngayon mga sangkay, bali, isasalang na natin yung ating unang batch ng ating siopaw.
Ayan, dapat kumukulo na po yung ating tubig bago nyo ilagay ang inyong siopaw. Mahalaga po yung spacing mga sangkay dahil lalaki po itong ating siopaw. Yan. At yung ating takip po ay mayroong tela para hindi po matuluan ng tubig yung ating siopaw. Yung ating apoy na gagamitin mga sangkay is mahinang apoy lamang. Mga sangkay, after 25 minutes simula ng ating in-steam yung ating siopaw ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. Pero huwag nyo po munang bubuksan ng inyong siopaw o ang inyong steamer. Antayin nyo po muna ang 3 to 5 minutes bago nyo po buksan ng inyong steamer. Okay, nindihan? At ito na yung ating siopaw. Try na natin. Sarap.